Narito na ang programang Tubig at Mga Mineral ni Water Doc. Tutukan ang pinakanatural na pamamaraan ng pangangalaga ng kalusugan, hatid sa inyo ng Bourbon Rev Enterprises Corporation at Ionic Concentrated Mineral Drops. Tubig at Mga Mineral ni Water Doc. Today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I'm God's beloved. I'm God's servant. I am God's powerful champion. And because I am blessed, I am blessing the world in Jesus' name. Amen. Gustong pag-alaga sa sarili ay pinalagahan. Tipong naglilingkod sa bawat sulok ng Pilipinas. Tungkulin na maibahagi sa kapwa ang kanyang misyon. Ehemplo siya ng isang simpleng doktor sa ngayon at sa inarap. Siya si Water Doc, nandyan para sa lahat, sabihin sa loob o sa balat. Si Water Doc, handang makinig para sa iyong kalusugan. Sunable at maasahan sa kanyang mga itinuturo na umikot sa konsepto ng tubig at mga mineral. Dinidinig ang iyong mga nararamdamang sakit at binibigyan ng kalunasan. Obligasyon ng makatulong sa lahat ng oras. Siya si Water Doc, nandyan para sa lahat, sa loob o sa balat. Si Water Doc, handang makinig para sa iyong kalusugan. Walang pinipiling pagalingin, sa kanya'y makinig at malalaman mo rin. Kalusog ay pinagyayaman dahil ito ay biyaya ng puong may kapal. Siya si Water Doc, nandyan para sa lahat, sakit sa loob o sa balat. Sa lahat, sakit sa loob o sa balat. Si Water Doc, handang makinig pa sa iyong kalusugan. Handang makinig pa sa iyong kalusugan. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito ang programang Tubig at Mga Mineral ni Water Doc. Ako po si Cherm Ubias at kasama natin ngayon ang nag-iisang Water Doc ng Pilipinas na si Dr. Renyu Paragas. Magandang araw po, Water Doc. Magandang araw din sa iyo, Miss Cherm, at sa lahat ng nakikinig at nanonood ng ating program. Tayo po ngayon ay kasalukuyang napapakinggan sa iba't ibang himpila ng radyo sa buong Pilipinas.
at napapanood sa ating Facebook page at YouTube channel na Ionic Minerals Philippines. At hindi natin makakalimutan dyan na ang request natin po lagi sa ating mga taga-subaybay sa ating Facebook Live ay huwag na po natin kalimutang mag-like at mag-share ng ating Facebook Live ngayong araw para naman marami pa po ang makapanood ng ating programa. Sa mga nakikinig naman po sa atin sa radyo, imbitahan na po natin ang ating mga kakilala, mga kaibigan, mga kamag-anak natin na makinig din po dito sa ating programa nang sa ganun po sila ay ma-inspire din dito sa ating konseptong tubig at mga mineral. Sa ngayon po, para sa ating Water Dog updates or comments, nandito pong muli si Water Dog. Maraming salamat, Miss Charm. So, ating comment po sa araw na ito ay tungkol dun sa isang condition. Ang tawag ko po ay food poisoning. Dahil po sa tindi ng init po, ang aking warning na ibibigay ko po sa inyo ay dun sa pagbili ng pagkain. Usually, ang tinatawag po natin dyan ay street foods. Sa tindi ng init, itong mga pagkain na binibenta po, usually gamit-gamit yung mga kariton, wala po silang bit-bit na refrigerator. So mula nung umalis sila sa bahay, nandun lang yan sa kariton yung kanilang pagkain na ibibenta, and after that lulutuin po. Ba't ko ito binabanggit? Kasi lately, nagkaroon ako ng isang patient, siya po ay 3-year-old na bata, at saka yung sabi ng nanay, nagsusuka, nagreklamo po ng masket ang tiyan, pagkatapos nilalagnat. Okay, actually ito po ay mga signs and symptoms ng food poisoning. Okay, pag sinabi yung food poisoning, ang nangyari po dyan, yung pagkain na kinain nyo, ay meron po yan kasama mga mikrobyo. Kasi pag umiinit ng panahon, yung heat ay nagiging parang incubator. And with that, it facilitates yung growth ng bacteria. Although niluto daw yung kinain, siyempre, sinasaw-saw naman dun sa, di ba usually, pag nandun sa kariton yung kinakain, meron silang pansaw-saw. Or kung hindi po magandang totally na pagkaluto ng binili nyo, magkakakos ng food poisoning po yan. So ano mga signs and symptoms of food poisoning? It will start maaring few minutes or few hours na nakain nyo. Depende po sa dami ng mikrobyo na nandun dun sa pagkain na nakain. So, pwede kayong makaramdam yung pagdudual, hilo. Pero usually, the common, ang common symptoms po yan ay yung pagsusuka, pagkatapos nagkakaroon ng stomach cramps. Hihilap po ang tiyan nyo. And then, few hours later, maaari kayong magtae. So, pag magsusuka ganyan, as much possible, huwag pakainin o huwag painumin. Pabay nyo lang na mailabas ng sikmura nyo yung mga pagkain na kinain. Okay? And then have the stomach rested. Kasi kung pipilitin nyo ulit painumin o pagkainin, ma-irritate lalo yung kanyang sikmura at magiging tuloy-tuloy ang kanyang pagsusuka. So once na maging tuloy-tuloy ang kanyang pagsusuka, hindi lang yung katawan nyo ay magkakaroon ng form of dehydration o maaari din magkakaroon ng electrolyte imbalance, lalo-lalo na ang potassium. Okay? So, pahinga lang. Usually, ang advice ko sa mga ganyan is huwag pakainin 4 hours mula yung huling pagsuka niya. Okay? Let your stomach rest muna. And then, sa loob ng 4 na oras, kung hindi na siya nagsuka, pwede nyo siyang painumin ng tubig muna. Bakit tubig? Kasi ang tubig po is the simplest fluid na hindi kailangan pong i-digest bago ma-absorb ng katawan. So, tubig muna, kahit mga kalahating baso lang o 1/4 glass, depende po dun sa patient, kung anong age at laki ng patient. And then, after an hour, kung hindi pa rin siya magsusuka, okay, pwedeng dagdagan ng konti yung tubig na pinainom. Pero pag once na magsuka ulit,
Pantay uli ng 1 hour bago mag-introduce ng fluids. So, pag twice na nakakatulit na siya ng tubig, siyempre, yung tubig na sinasabi ko dito is purified water na merong ionic, ha? Para ma-replenish din yung nawala niyang mga electrolytes sa katawan habang siya po ay ilang beses nagsuka. And then, kung twice na binigay ng tubig at hindi pa rin siya nagsuka, then pwede nyo siyang bigyan ng mga, this time, I will allow juices. Okay? Pwede nyo siyang bigyan ng juice. Kasi ang ginagawa natin is in-introduce natin yung capability ng tiyan niya kung kaya na mag-digest. So, twice din yung juice. Okay? Pag natulit niya, hindi siya nagsuka, then pwede nyo na siyang bigyan ng liquid diet. Okay? Parang sabaw, okay? O kahit na yung soft diet, lugaw, ganyan. Pero once na magsuka, balik ulit tayo doon sa juice o balik kayo ulit doon sa tubig. Hanggang matolerate niya ang low-fat diet. Bakit low-fat? Kasi ang fat po is mahirap i-digest. So, low-fat muna. Okay? And then pag okay na siya, then pwede mo siyang pakainin. Pero doon sa bata, maganda siguro na patulugin nyo na lang. And then start feeding with fluids pagkagising niya. Kaya dito po ay napaka-importante ang role ng properly hydrated at properly quote-unquote mineralized yung pasyente. Ang ating ionic mineral dose po kasi, ang pangunahing sangkap niya po is magnesium chloride. And studies dating back early 19th century showed that ang magnesium chloride is a very effective infection fighter. And magnesium po is also a good detoxifying agent. Kaya kung merong plano na lasonin kayo, make sure na at least 30 minutes before ang inyong pagkain o kung kayo po ay kakain, and nakainom kayo ng sapat na patak ng ating ionic. That will help prevent itong mga complications na mangyayari sa inyo. Kasi never nating alam kung contaminated o may lason ang pagkain o yung inumin na inumin nyo. Like few years ago, merong isang couple noong summer din. Ang ginawa nila, uminom po sila ng milk tea sa isang tindahan. At doon na doon mismo, bumulakta na yung asawa, okay? Yung babae. And then, she was pronounced dead. Yung lalaki naman, napa-hospital. And then, they found out na doon sa naserve pala na milk tea, meron na halong chemical, which was toxic. Unfortunately nga, yung isang customer nila, namatay. Okay? So, remain alert and huwag kung saan-saan kakain at huwag kung saan-saan bibili ang anything na ipapasok po sa inyong katawan. And then, pag nagtatae naman, importante po yung hydration. Formula na binibigay po natin is 50 ml per kilogram body weight per day. Okay? Pero the more na pagdudumi, siyempre, dapat faster dapat ang rehydration. Tulad ko noon, nung ako ay umattend dun sa aming anniversary celebration sa Cebu. Dahil nga, walang kumain nung yung shell, okay? Seashell. Ako po yung umubos kasi bahilik naman ako sa seafoods eh. And then, yung kinain ko ng dinner. Okay? Ang dinner namin noon is mga 6 o'clock. By 7:30, ito na, nag-umpisa na kumukulo ang tiyan ko. And then, every 15 minutes, talaga ako nag-LBM. And then, hydrate lang ako ng hydrate at gamit ang ionic. Okay? Buti na lang, bago kami nag-fly from Cebu to Legazpi, medyo tumigil na yung aking LBM. Mabit kasi si Lord sa akin eh. So, nag-drive pa ako from Legazpi to Naga. Tama-tama naman nung dumating kami dito, tumuloy uli yung aking LBM. Siguro doon sa gabi na lang yun, mga 22 times po ako nag-LBM. Pagkas pagdating ko dito, mga 8 times. So more or less, 30 na LBM po over a period of, sabi nyo na mga 16 hours. Okay?
And since may edad na ako, natakot ako. Actually, honestly, nagpa-hospital po ako. For one day lang, nagpa-IV fluids lang ako para makahabol. Luckily naman, or unfortunately, pag noon nasa hospital na ako, niminsan hindi na ako dumumi. Okay? So, praise God for that. At nagpa-discharge na ako the following day. So, importante din na properly hydrated kayo para kung merong ganitong quote-unquote disgrasya na mangyari po sa inyo, eh hindi kayo manghina kagad-agad. Okay? So, ingat sa kakainin ninyo and keep hydrated itong tag-init kasi hindi nyo alam kung anong pwede mangyari sa inyong kalusugan. So, ito muna yung aking comment for now. Miss Charm, back to you. Thank you po, Water Dog. Panibagong araw, may panibago tayong natutunan dito sa ating programa. So, yung mga sinabi ngayon ni Water Dog, at least if ever man po na mangyari ito sa atin, ay alam natin kung ano yung gagawin natin, yung mga sunod-sunod na gagawin natin. Tutok lamang po kayo dito sa aming programa dahil sa ating segment na Problemang Pangkalusugan, itanong kay Water Dog. Ay bibigyan po namin ng solusyon at kasagutan ang inyong mga katanungang pangkalusugan. Para po sa inyong mga katanungan, ngayon pa lamang po ay maaari na kayong magpadala or mag-text sa aming text line. Sa smart po natin ay 0999-788-7512. At sa Globe naman po ay 0917-770-7925. Maaari din po kayong mag-post ng inyong tanong sa comment section ng ating Facebook Live at YouTube channel na Ionic Minerals Philippines. Pakilagay lamang po ang inyong pangalan at ang inyong pong location. Kung maaari po ang inyong municipality and province para naman po malaman natin kung hanggang saan ang naaabot ng ating programa at ang pagpapalaganap ng mabuting kalusugan. Bibigyang daan po natin ng inyong mga katanungan sa aming pagbabalik. Atin pong pakinggan ang sinabi ni Brother Bo Sanchez, kilalang Catholic preacher at best-selling author patungkol sa ating water doc na si Dr. Renato U. Paragas. You know, we want to be healthy, but guess what? The blessings are already there, but we don't see it. I'll give you an example. Dr. Paragas, my friend, he's been able to heal a lot of people with all sorts of diseases by just one simple thing, one simple tweak. He increases their water intake depending on their body weight. And so for me, it's like 4 liters, like right, 3.4. And it has done wonders to my health. Amazing. So he's been able to heal people with hypertension, people with diabetes, people with this, water. But isn't water like there, like available? Yes. Guess what? It's right there in front of you, in front of us. But we don't see it as very precious, very dear. Tumutok lamang sa ating programang Tubig at Mga Mineral. Pakinggan ang mga paraan na pinakanatural at pinakasimple sa paglaban sa mga karamdaman at sa pagpapanatili ng malakas na katawan. Dito lamang sa inyong paboritong himpilan ng radio. Handog sa inyo ng Verwon Rev Enterprises Corporation at Ionic Concentrated Mineral Drops. Babalik po ang programang Tubig at Mga Mineral ni Water Dog. Hello po sa ating mga taga-subaybay sa ating Facebook Live at YouTube channel ngayong araw. At hello din syempre sa ating mga tagapakinig sa radyo sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Kung ano man po ang inyong ginagawa ngayon, nawa ay marami kayong matutunan dito sa ating programa. Welcome din po sa ating mga new viewers at new listeners. Sa ngayon po ay umpisa na po natin ang pagbibigay daan sa inyong mga katanungan. Ang unang question po natin, Doc, galing kay Ma'am Merlita ng Nabwa, Camarinesor. Doc, yung ionic po ba at ibang elementals, paano po ito makakatulong sa mayroong myoma? Thank you po. Ma'am Merlita, ang pag myoma kasi bukol yun sa matres po, ano? At dito po sa aming company, pag ganyan may bukol, ang ginagawa ko po,
is binibigyan ko po ng at least 100 drops ng ating ionic, and then syempre yung tubig at 50 ml per kilogram body weight per day. Ang sinasabi kasi ni Dr. Fredong Batmanhelis sa kanyang libro na involving na cancer o mga bukol sa katawan, ang kakulangan ng tubig po ang sanhi. Kasi yung kung merong kayong kakulangan ng tubig sa katawan, apat na physiologic disruptions ang mangyayari po dyan. Ang unang disruption po is yung damage to the DNA. Ang pangalawa po is the failure of the repair of the damaged DNA. Ang pangatlo po is yung receptor downregulation. At ang apat po ay yung suppression of the immune system. So, inumpisan natin na tubigan muna yung patient, kasi sabi ni Dr. Batmanhelis, the four physiologic disruptions must be all present to cause na pag-produce ng bukol. Okay? Ngayon, ang tubig na inom natin usually is yung purified water na walang minerals. At kung walang minerals, hindi rin ma-hydrate na maayos yung ating katawan. And since majority of the patients na merong bukol ay medyo acidic ang kanilang katawan, ginagawa natin 100 drops ang ating ionic. Sinasama din natin ng selenium at 20 drops 3 times a day, kasi ang Chinese study regarding mga bukol na yan ay makakatulong daw ang selenium para maibaba ang rate ng morbidity at yung mortality. So, yun po yung ginagawa natin. And then, sa office, meron tayong listahan ng pagkain na pwede nyong kainin. Kasi may mga pagkain na nagpapalaki ng bukol, may mga pagkain po na pinapatay ang mga bukol na yan. So, kung interesado po kayo, Nabwa, pwede kayong pumunta sa aming office sa Iriga o doon sa office namin dito sa Naga City for the other details. Thank you po, Water Doc. Sa katunayan, ma'am, ay meron pong testimonial sa YouTube channel natin o dito sa programa na i-plinay din po natin dito na mayroong gumaling na siya sa kanyang karamdaman ng myoma. Ngayon naalala ko kasi meron akong ini-edit. kunwari video editor din ako. May ini-edit kasi ako na isang testimonial ni ma'am. Kaya naalala ko na yung karamdaman niya ay pwede din po sa inyo. Kasi siya po ay gumaling din. Sumunod lang po talaga siya sa mga payo ni Water Doc. So, ang susunod naman po na katanungan natin ay galing naman, Doc, kay Ma'am Lisa ng Siruma Camarinisur. Doc, mataas po ang cholesterol ko. Paano po makakatulong ang product ninyo? Ako po ay 40 years old, 58 kilograms. Paano din po ang pag-take? Ma'am Lisa, huwag ko kayong matakot sa cholesterol, kasi ang cholesterol po ay maraming benefits na binibigay sa ating katawan. Number one, ang cholesterol po, siya po yung nagsasabi kung ano yung in and out of the cell, kasi ang ating cell membrane is made up of cholesterol. Ang cholesterol po is our body's waterproofing element. Ang cholesterol din po is the body's repair substance. Actually, yung mga scar o yung peklat po is made up of cholesterol. Ngayon, 60% ng ating utak po is cholesterol. And then, yung ating mga hormones, tulad ng mga reproductive hormones, is made up of cholesterol. Kung wala ho kayong cholesterol, kayo po ay ma-depress, kayo po ay maaaring magkaroon ng weakness, magkakaroon pa kayo ng memory loss. At ito po, usually, ang mga side effects or adverse effects ng mga taong umiinom ng gamot pampababa ng cholesterol. Ang cholesterol po ay tumataas lamang pag kulang ang tubig sa inyong katawan, at yung atay mismo po ang gagawa ng excess. Hindi po yung pagkain na kinakain po ninyo. Diba? Tulad ng sinasabi ng aking makasamahan, masama daw ang kumain ng maraming itlog dahil sa kanyang cholesterol. Pero so far sa akin na 65 years of existence, wala pa ako nakitang sisiw na inubos yung lahat ng cholesterol sa itlog ay nadisgrasya. Okay? Kung i-compare yung size natin compared sa sisiw, but kung tayo po ay kakain ng itlog, tayo po ay mamamatay, yung sisiw ay healthy na healthy na napisa mula yung itlog. Okay? Ngayon, nature says that fat and water, they do not mix. Hindi po pwede magsama ang tubig at saka langis. Ang cholesterol po is fat. Kung tubigan nyo lang ang inyong katawan na maayos,
aalis po yung cholesterol. Kasi between fats and water, mas pipiliin ng katawan yung tubig. Nangyari lamang na kulang ho kayo sa tubig, kaya ang atay ninyo ay gumagaw ng maraming cholesterol. So the best approach is hydration. 50 ml per kilogram body weight per day. Base sa inyong timbang, kailan nyo uminom, hindi bababa ng 3 litrong tubig, which is actually 12 glasses a day. Wala kayong ibang iinumin kundi tubig lang. Ngayon kung kayo pa ay mahilig uminom ng di kulay na inumin, karamihan po sa kanila meron niyang caffeine, at caffeine po is pampaihi. Yun po yung nagbabawas ng maraming tubig sa inyong katawan, and with that, ang atay po ninyo ay gagawa ng maraming cholesterol. Okay? So, hydrate po. Importante po yan. Paggamit po ng Ionic po is para matulungan ma-hydrate ang inyong katawan is 20 drops 4 times a day. Thank you po, Water Doc. Ang next question naman po, Doc, galing kay Ma'am Ina ng Paranaque. Doc, acid reflux po ba ang tawag kapag maya't maya ang dighay? Kapag na kumakain naman po ako ng bread or cookies, nagdidighay din po ako lagi. Pwede po ba ang Ionic? Pwede po, pero mukhang hindi po acid reflux sa inyo, kundi acidic po. Kasi once na acidic ang inyong tiyan, ay nagpo-produce po ng maraming gas. Okay? And ito po ay usually do sa mga acidic na pagkain din na kinakain ninyo. And then, isa pa is yung kakulangan ng tubig. Once na ang katawan nyo po ay kulang sa tubig, walang protection yung inyong sikmura. Dito sa padating na acid. Kasi ang acid po ay ginagamit ng ating sikmura para tunawin yung pagkain na kinakain natin para ma-extract yung sustansya na nandun sa pagkain. So, pag walang protective layer, ang yung chan, edi maging acidic po yan, and with that, magiging gas former po. So, kung maaari, uminom ng tubig, kung maaari, 30 minutes bago kayo kumain. And that will help you relieve of your gas. Thanks po, Doc. Question naman, Doc, galing kayo Sir Christoph ng Manila. Doc, how to prevent dyspepsia gamit po ang Ionic? Thank you po. Actually, hindi yung Ionic lang ang gagamitin nyo to prevent dyspepsia, kundi yung water. Water is very vital. Ka-explain ko lang yung kanina, before your question, yung previous question, diniscuss ko po. Ang nangyayari is pag kulang kayo sa tubig, hindi lang unprotected yung stomach nyo, but your digestive system cannot produce adequate enzymes and mga gastric juices needed for digestion. So pag hindi po maging maayos ang inyong digestion, yun po yung tinatawag na dyspepsia. It's a discomfort brought about by yung digestion nyo. So hydrate properly po, 50 ml per kilogram body weight per day, and then yung Ionic po is at 20 drops. 4 times a day. Ito po ay iniinom 30 minutes before your meal and at bedtime. Thank you po, Doc. Question naman, Doc, galing kay Ma'am Hana ng Lipa, Batangas. Water, Doc, ano po ba yung mga paraan para maiwasan ang anxiety? Need ko po ng help, Doc. Ano po ang product ninyo na pwede po sa akin? Pag ang anxiety po, ayon kay Dr. Caroline din, siya po yung may agda ng libro The Magnesium Miracle, ang sabi niya, anxiety is one of the effects of magnesium deficiency. Actually, dun sa kanyang libro, sinasabi niya na there are 65 medical conditions brought about by magnesium deficiency. Pagdating sa emotional problems, kasama yung anxiety, panic attacks, depression, restlessness, listlessness. At with that, kung kayo po ay ma-hydrate lang ng maayos gamit po yung magnesium ng ating Ionic Mineral Drops, i-correct po yan. Okay? Kasi hindi alam ng karamihan na ang magnesium po will play a vital role doon sa production na isang hormone, ang tawag po dyan is serotonin. Pag walang serotonin, usually, ang tao po ay magkakaroon ganitong disorder. Anxiety, depression, o feeling na bad ang mood niya.
So, ano po? Supplement yourself with ating Ionic Mineral Labs. Okay? Ulitin ko po, 50 ml per kilogram body weight per day sa tubig nyo. And then yung inyong para sa anxiety nyo, yung Ionic Mineral Drops at 20 drops 4 times a day. Ito po iniinom 30 minutes before each meal and at bedtime. Thank you po, Water Doc. Para pa po sa inyong ibang mga katanungan, ay mag-text lamang po kayo sa aming text line. Sa smart po natin ay 0999-788-7512 o sa Globe ay 0917-770-7925. Maaari din po kayong mag-post ng inyong tanong sa comment section ng ating Facebook Live at YouTube channel na Ionic Minerals Philippines. Pakilagay lamang po ang inyong pangalan at ang inyong pong location. Magbabalik po ang ating programa makalipas lamang ng isang paalala. Discover the path to vibrant health and divine vitality. In our quest for healing, we often turn to God. Yet, in our journey to wellness, we sometimes overlook the simple truth. God has given us a blueprint for healthy living. Straying from life's natural balance disrupts the harmony we seek. An imbalance in the body, caused by a lack of vital nutrients and an excess of toxins, leads to dysfunction and disease. Enter the forgotten heroes. Water, the elixir of life, and minerals, the essence of vitality. These essentials pave the way for optimal nutrition and intensive detoxification, vital for restoring harmony within. Embrace God's natural law, your ultimate guide to well-being. Nourish your body with foods crafted by the Creator and hydrate with water infused with Ionic Concentrated Mineral Drops, the best drink designed for you to function at its optimum. It's time for a sacred commitment. Honor your body, embrace divine health, and relish a life full of energy, vitality, and longevity. Make this your new promise. Take Ionic Concentrated Mineral Drops now. Water and minerals towards a healthier life. Nagbabalik po ang programang Tubig at Mga Mineral ni Water Doc. Ngayon po ay ipagpapatuloy na po natin ang pagbibigay daan sa inyong mga katanungan. Tanong natin, Doc, galing po kay Sir Emmanuel ng General Trias, Cavite. Doc, ano po ba ang home remedy o kung ang Ionic lang po ang gagamitin para sa shingles herpes zoster? Thank you po. Ang shingles po o yung herpes zoster na virus is a virus. Okay? Usually ito po ay nagfe-flare up pag ang inyong immune system ay mahina. So ano po yung solution dyan? Huwag niyong pababayaan po na hihina ang inyong immune system. And yung home remedy number one is yung tubig. At lagi ko naman binabanggit dito sa programa na ito na yung paglilinis po ng ating internal environment will play a very vital role to strengthen yung ating immune system. And then, kung mapapansin nyo po, dun sa ating functions ng minerals, yung M-I-N-E-R-A-L, yung letter L po, is to load up to strengthen the immune system. Okay? Ang maganda kasi sa ating Ionic, ang pangunahing sangkap niya po is magnesium chloride. And since the early 19th century, studies primarily done by Dr. Pierre Delbet, ito po ay isang military surgeon, na naghanap siya during the First World War ng isang bagay na makakatulong na mapabilis na masolusyonan ang infection dun sa mga sugat ng mga sundalo niya. And then doon niya na-discover na magnesium chloride daw, taken both internally and applied externally doon sa mga sugat, ay magandang solution. Okay? So ang pangunahing sangkap po ng ating Ionic is magnesium chloride. And ito magnesium chloride will enhance yung capability ng white blood cells na patayin yung microbio as high as 300%.
So kung sa normal condition, yung isang white blood cell ay kayang patayin yung isang mikrobyo, pero once na magte-take po ng ating magnesium chloride na nasa ating ionic mineral drops, ang isang white blood cell po ay kaya niyang pumatay ng tatlong mikrobyo. So favorable po yan. Secondly is yung selenium. Okay, selenium is noted to help overcome viral infection, lalo on the preventive part. At ako po ay nagpapasalamat, nakilala ko po itong ionic at saka yung selenium, saka zinc and copper din, bago pa nag-pandemic. At ito po yung ginamit ko para protectionan ko yung katawan ko, ganun din yung aking mga kasamaan dito. And ito po ay shinare ko din sa mga pasyente para maiwasan nila na tamaan po sila ng COVID-19. Okay? Ang ginagawa kasi ng selenium is hindi niya pinapayagan na pumasok yung virus sa loob ng cells. Kasi outside the cell, walang magagawa po ang virus. They would only become virulent once na makapasok po sa loob ng cells. So pinapatibay niya yung cell membrane ng mga cells para hindi basta-basta mapasukan ng virus. And then dito sa zinc naman, is that ang zinc will boost your immune system. Kaya karamihan ng mga vitamin C na nakikita sa market ngayon, di ba, sinasamahan po nila ng zinc kasi immune booster po yan. So taking yung ionic mineral drops, selenium and zinc and copper will help talaga na overcome itong shingles nyo. Ang gagawin nyo sa ngayon, kung tinamahan po kayo, sa kalahating litrong tubig, maglagay kayo ng 20 patak na ionic. Katapos inumin nyo po yan every 4 hours. Starting 4 a.m., 8 a.m., 12 noon, 4 p.m., 8 p.m., saka 11 p.m. And then, sa oras ng alas 8 ng umaga, alas 4 ng hapon, at saka alas 11 ng gabi, dun sa solution na nabanggit ko sa inyo kanina, which is 500 ml of purified water na may 20 patak na ionic, dagdagan nyo pa ng 20 patak ng selenium. Ulitin ko po, 8 a.m., 4 p.m., at saka 11 a.m. And then sa alas 8 ng umaga at saka alas 8 ng gabi, magdagdag din po kayo sa solution na nabanggit ko ng 20 drops ng zinc and copper. So throughout the day, apat na elements ang iniinom nyo. Okay? Yung ionic, selenium, zinc at saka copper. Wala kayong inumin tubig lang kasi kailangan natin na malinisan yung internal environment. Kailangan ma-detox po yan. And then avoid sweets kasi ang sugar will suppress your immune system. At lalong tatagal po yan o hindi ka yan iiwanan. And then, pagkatapos maligo sa umaga at saka sa gabi, kung kayo naliligo po, pahiran nyo po ng ionic yun sa mga area na merong shingles. Magkakatulong po yan. Yung maganda sa every hour's intake, hindi lang i-correct yung shingles nyo, pati yung aray na dinudulot niya ay magkakatulong mabawasan yung aray po nyo. Yun po yung gawin nyo. Thank you po, Water Doc. Katanungan naman, Doc, ni Ma'am Malu ng Pampanga. Doc, ano po ba ang maire-recommend nyo na product para sa PCOS? Ako po kasi ay 5 years ng kasal, pero hindi pa rin po akong nabubuntis dahil po sa PCOS. Salamat po. Sa PCOS naman, Malu, ang una nyo dapat gawin, wala kayong iinimin kundi tubig lang. I have discussed yata earlier, tungkol dun sa myoma, the same thing would also apply. Okay, importante po dito is number one, matubigin kayo ng maayos. Okay, 50 ml per kilogram body weight per day. Pagkatapos inom kayo ng 100 drops ng ating ionic, ang pag-inom po niyan is 20 drops, 30 minutes before each meal, breakfast, lunch, supper, at saka bago matulog sa gabi. Okay, take the 20 drops po yan. 20 times po, that's 80. Pagkatapos, 10 patak, After your breakfast, which is 2.5 hours after your breakfast, saka lunch. So, that's additional 20, making it 100. Samahan nyo din ng selenium kasi ang selenium is maganda sa mga bukol, including mga cyst. Kasi ang PCOS is polycystic ovarian syndrome. Ang poly means marami. Okay? Cyst sa ovary. Okay? And then, meron kami binibigay na diet doon sa mga pasyente may ganito. So, if you're interested, although marami naman akong pasyente galing all the way from Pampanga, Tarlac, meron din dumarating galing sa Pangasinan,
Okay? You could go to our Cubao office pag ako'y nandyan. Okay? So, please contact our FB page, Ionic Minas Cubao. Tanong nyo sa post kanila kung kailan ako pupunto po dyan. Kasi ang patients po natin dyan, lahat by appointment sa volume ng patients na pupunta po sa Cubao. Hindi po kami tumatanggap ng walk-in dyan. So, please contact our Cubao office and then come see me po pag ako'y mapunta po dyan. Thank you po, Water Dog. Mamalu, meron tayong isang gumaling po sa karamdaman niya na piko. Siya po ay nag-testimonial din po dito sa ating programa at naka-upload din sa ating YouTube channel po na Ionic Minerals Philippines ang testimonial po ni Ma'am Ruby Ann. Siya po ay 36 years old. Siya ay nagkaroon ng PCOS. Talagang sinusubukan din nilang mag-asawa na mabuntis siya o magkaroon sila ng baby. At dami na nilang ginawa. Ngunit nung nalaman nila ang konseptong tubig at mga mineral, nagpunta sila dito kay Water Doc. Nakita ko nga po, daladala nila yung baby niya, daladala niya nung nag-testimonial siya. 36 years old po, siya ay nagkaroon din ng baby na inaasam-asam nilang mag-asawa. Kaya magpunta na lamang po kayo dun sa ating branch sa Ionic Minerals Cubao o mag-contact na lamang po kayo sa kanila para maturuan po kayo kung paano po ang paggamit. Question naman po natin, Doc. Galing naman po kay Ma'am Nelen ng Bohol. Doc, pwede po ba ang Ionic sa anemia? Thank you po. Sa anemia po, depende po yan kung ano yung sanhi ng anemia. Okay? Is it a nutritional deficiency? Kulang ba kayo ng iron o yung folic acid? Kung kayo po ay dinudugo, mahirap po yan. Kailangan ma-identify yung source at ma-correct kung kayo po ay dinudugo o hindi. So, yung sagot ko po dyan ay depends kung ano yung sanhi ng inyong anemia. So, ang pwede kong i-advise sa inyo ngayon is pumunta po kayo doon sa doktor na pinakamalapit sa inyo at pa-investigate po kung ano yung sanhi ng inyong anemia. Kung nutritional po, kaya namin kayong tulungan. Pero kung bleeding, ay iba na po ang usapan po dyan. Thank you po, Water Doc. Katanungan naman, Doc, galing kay Ma'am Claire ng Samar. Doc, possible po ba na since birth wala pong allergy, then nung nag-college na po nagkaroon, pwede po ba mag-ionic para dito? Ma'am Claire, pwede po yan. Kasi ang allergy ay isang komplikasyon ng kakulangan ng tubig sa katawan. Kasi ang katawan po natin, pag kulang sa tubig, siya po ay magpo-produce ng high levels of histamine. Kasi ang role ng histamine po, siya po yung taga-rasyon ng tubig sa ating katawan pag ang katawan po natin ay kulang sa tubig. And usually, ang histamine is associated with allergy. Kaya yung binibigay ng mga doktor pag ikaw may allergy, antihistamine. Okay? Pero the best antihistamine actually is water. So pag yung katawan nyo po ay sagana sa tubig, hindi na kailangan mag-rasyon. Ang pag-rasyon ay nangyayari lamang tuwing may kakulangan. So kung yung katawan nyo po ay short sa tubig, maaring hindi kayo palain ng tubig o mahilig kayo uminom ng mga inumin na nakakapagtuwid ng katawan, yung katawan nyo mismo ang pagpo-produce ng high levels of histamine causing allergy. So, ang solusyon po dyan is water at 50 ml per kilogram body weight per day. At kung yung purified water ang iniinom nyo, samahan mo ng Ionic at 20 drops 4 times a day. Magkakatulong po yan. Thank you po, Water Doc. Sa mga nagtatanong po o nagnanais na bumili ng ating Ionic Mineral Drops at iba pang MRI product, ay text lamang po ninyo sa amin ang inyong location upang maibigay po namin sa inyo ang address at contact details ng aming branch na pinakamalapit po sa inyo. Maaari din po kayong magpadala ng mensahe sa ating Facebook page na Ionic Minerals Philippines. Meron din po tayong online stores. Maaari din po kayong bumili online para mas convenient po sa inyo at maghihintay na lamang kayo ng inyong mga orders. Visit nyo lamang po ang www.ionicminerals.com at yung isa naman ay www.ionicminerals.com.ph.
Meron din po tayong Lazada, Shopee at TikTok online store. Mas pinalapit po ito sa inyo para naman lahat ng gustong mag-purchase online ay may mapagpipilian kung alin po ang mas convenient sa inyo. Sa Lazada, search nyo lamang po ang Ioni Concentrated Mineral Drops. Lalabas po agad yung store pag type ninyo niyan basta may nakalagay po na flagship. Sa Shopee naman po ay type natin ang Ionic Mineral Drops _ flagship. At sa TikTok po ay waterdoc.ph. Tatandaan lamang po natin ang spelling ng ating Ionic ay letter I-O-N-I-Q-U-E. Ito po ang legit at mapagkakatiwalaan. Ipagpapatuloy po natin ang pagbibigay daan sa inyong mga katanungan sa aming pagbabalik. Hello to our friends and clients in the Philippines. I am Bruce Anderson, the CEO, President, and co-owner of Mineral Resources International, or MRI. Our company's primary mission is to improve global well-being through mineral nutrition. Thus, we supply ionic CMD, elemental selenium, elemental zinc and copper, and elite to the Philippines. We manufacture the world's most powerful, 100% natural, food-grade sourced ionic, health-giving mineral supplements harvested from the Great Salt Lake in Utah, USA. MRI Concentrated Mineral Drops, or MRI CMD, branded in the Philippines today as Ionic CMD, is our creation, and so we claim that we produce the original, authentic, genuine CMD. For more than 50 years, our reputable and verifiable company continues to produce the all-natural, high-quality, pure, potent, fast-acting, complete, balanced, proven, safe, trusted, convenient, economical mineral supplements. Many companies have tried copying our products, but they never succeeded because our products are manufactured with so much love and dedication to help improve your health and well-being. Today, I take this opportunity to extend my sincerest gratitude to all of you for your loyalty, your continued patronage of our products, and for your amazing testimonials that encourage many others also to take our products and enjoy the awesome, fascinating health benefits that we have witnessed for more than 50 years of our company's existence. Your trust and confidence in us have truly kept us working harder, and you also made this world a better place to live in. Thank you very much, and mabuhay po kayong lahat. Patuloy po ang inyong pakikinig sa programang Tubig at Mga Mineral ni Waterdoc. Ang check-up day po ni Waterdoc dito sa Naga City, Camarines Sur ay tuwing araw ng Lunes at Martes sa oras na alas 7:30 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. May package po na kailangan i-avail at ito po ay binubuo ng isang bote ng MRI product, isang aklat at free consultation ni Dr. Ren Paragas. First come, first serve basis po tayo. Magpunta na lamang po kayo dito sa aming tanggapan. Ang check-up schedule naman po sa ibang branches ay maaari po kayong magpadala ng mensahe sa aming mga branch po namin na pinakamalapit po sa inyo. Kung kayo po ay taga Manila o malapit po sa Manila, search nyo lamang po sa Facebook ang Ionic Minerals Cubao. Sa Visayas naman po, Ionic Minerals Cebu. At sa Mindanao ay Ionic Minerals Davao. Waterdoc, meron po ba kayong ads? Maraming salamat, Miss Charm. Yung ads po natin is dun sa mga nakatira po dito sa Camarines Sur.
at kayo po ay nahirapan na maghanap ng inyong makakain, sanhi po ng inyong makaramdaman tulad ng hypertension, diabetes, arthritis, chronic kidney disease o kung meron kayong bugo sa katawan at iba pa mga karamdaman, pwede po kayong pumunta sa Green Rough Salad Bar. Ito po ay located dun sa ground floor ng SM City Naga. Sabi nyo lang dun sa staff doon kung ano inyong karamdaman at sila po ay gagawa ng salad angkop po sa inyong karamdaman. Secondly, dun sa mga bumibili ng ating Ionic Minerals online, mag-ingat lang po kayo kasi merong isang company na nagbebenta ng ating Ionic CMD in a capsulated form. Ang Burwan Rev Enterprises Corporation at ang IMRPC ay walang binebentang Ionic CMD na capsule, tablet, granules o in a powder form. Okay? So mag-ingat po kayo. Kung gusto yung bumili ng Ionic CMD online, para sure po mabibili niyo po ay yung totoong original and authentic CMD, punta ko kayo sa www.ionicminerals.com o sa www.ionicminerals.com.ph. So ito muna yung aking ads and advisory, Miss Charm. Thank you po, Water Doc. Sa ngayon po ay pagpapatuloy po natin ang pagbibigay daan sa mga katanungan po ninyo. Question, Doc, galing po kay Ma'am Inday ng Davao. Doc, tips naman po for healthy diet sa mga graveyard shift. Tsaka, paano po din makakatulong ang Ionic sa arthritis? Kasi nagkakaroon na po ako. Ako po ay 40 years old, 60 kilograms. Ma'am Inday, yung pagdating sa healthy diet, okay, regardless of your shift, day or evening, isa ang aking laging nire-recommend is ang kakainin nyo po ay yung mga sariwang pagkain, yung healthy, yung natural. Iwasan nyo po yung instant food, iwasan po ninyo yung mga processed food, iwasan po ninyo yung mga refined foods. Kasi ang mga pagkain na yan, unang-una, wala po sila nutritional value. Eh, nagtatrabaho kayo sa gabi eh. And then, ako personally talaga, hindi ko i-recommend na kayo po ay magtatrabaho sa gabi. Kasi ang tao, basically, we are not nocturnal being. Hindi tayo parang yung paniki, ano? Dapat tayo po ay gising sa araw, tulog sa gabi. Kasi ganun po yung pagkagawa ng ating body clock. And it is during the night na gumagawa po ng repairs. So, kung hindi nyo bibigyan ng sapat na oras na ma-repair ng katawan nyo yung mga damaged cells, delikado po yan. Okay? So, going back to the diet. So, yun po yung kainin nyo. Ewan ko kung ano mga pagkain na available na malapit dun sa inyong pinagtatrabahuan. Kung maaari po, magbaon na lang po kayo. And pagdating po dito sa inyong arthritis, ito po yung ibig sabihin, kulang na kulang po kayo sa tubig. Most probably, mga tao na sa night shift kasi, to keep them awake, ang iniinom nilang inumin usually is yung mga caffeinated beverages, believing na itong caffeine kasi is a stimulant. Okay, ginigising kayo. But with this effect, ubusin ang inyong energy. So anong gagawin nyo? Diba? Inom ulit kayo mga caffeinated beverage. Ang caffeine po kasi is a diuretic din. Ang ginagawa, pinapatuyo ang inyong katawan. And one of the areas na matutuyuan is the joints. Ayon kay Dr. Batman Helich, ang sabi niya, when you drink a cup of coffee, you'll be losing 3 cups of water. So pag ang katawan nyo, lalo ang joints ay matuyuan, ang mangyari, yung dalawang dulo ng buton nag-uumpugan ay magkiskisan po yan. Kasi dapat may tubig dyan because water in the joints will act as a lubricant para hindi po mapudpud yung joints nyo. Kung kayo po ay kumakain ng manok, di ba, dun sa dulo ng buton, merong isang white na substance. Cartilage po yan. Yun ang nagbibigay ng dulas sa dalawang butong mag-umpugan. Ngayon, pag naputput po yan, ang ma-expose po is yung mga rough edges ng bones. And once ang maputput po yan, magiging matalas po yung dulo at yun po yung arthritis. Para maiwasan dyan, number one is you have to keep yourself hydrated at 50 ml per kilogram body weight per day.
samahan niyo po ng ating Ionic at 20 drops 4 times a day based on your weight. Dagdagan niyo din ng selenium at 20 drops 3 times a day. Ang selenium po kasi is anti-inflammatory. And then yung zinc, which is good for the bone, at 20 drops twice a day. Ngayon, pagkagising sa umaga o kung ano man yung time mo kasi night shift ka, pwede mong pahiran ng Ionic dun sa tuhod mo twice a day. Okay? Usually kasi, ang recommendation ko is sa umaga after bath, pagkatapos bago matulog sa gabi. So, sa iyo, baliktad po yan, di ba? Hapon ka papasok eh. So, after bath sa hapon, pahiran mo. And then, bago ka matulog sa umaga, pahiran mo din. Makakatulong po yan. Iwasan mo ang pagkain ng number one, meat. Kasi ang meat po, uric acid po yan. Any kind of meat, iwasan mo muna. Beans, nuts, mga pinirito, pati ang mga seeds, iwasan. And then take lots of celery, bell pepper, cucumber, alisin yung buto. Kain ka rin ng pinya, pero isama mo yung matigas na part, yung nasa gitna. And then yung bawang at saka turmeric o yung luyan dilaw. Sa bawang at saka yung turmeric, tatarin mo ng pinong-pinong po yan. Pagkatapos ihalo dun sa ulam na kakainin mo, para habang kinakain mo yung ulam, nakakain mo rin yung bawang at saka yung turmeric. Okay? Makakatulong po yan. And wala kang ibang iinumin, tubig lang. At 50 ml per kilogram body weight per day. Thank you po, Water Doc. Katanungan naman, Doc, ni Sir Tom ng Santo Tomas, Batangas. Water Doc, may way po ba kayo paano i-treat ang carpal tunnel syndrome? Or talagang for operation po ito? Ang carpal tunnel syndrome, ayon kay Dr. Bataman, is also another complication of yung kakulangan ng tubig. Kasi itong mga tendons na yan ay dapat matubigan para hindi magsikisan at ma-injure yung tendon. Okay, so try nyo mag-hydrate at 50 ml per kilogram body weight per day. Samahan nyo ng ating Ionic at 20 drops 4 times a day. Selenium din, which is anti-inflammatory, at 20 drops 3 times a day. Ang Ionic po iniinom 30 minutes before each meal and at bedtime. And then yung selenium po is 30 minutes before breakfast, lunch, at saka bago kayo matulog sa gabi. And then, after bath sa umaga at saka bago matulog sa gabi, pwede nyo pahiran ng ilang patak ng ating Ionic. Pagkatapos, hilot-hilotin nyo po yung area na affected dun sa inyong problem. Makakatulong po yan. Thank you po, Water Doc. Katanungan naman po ni Sir Juni ng Legazpi. Doc, pwede po ba ang Ionic sa walang karamdaman? Ang asawa ko po kasi buntis po siya at gusto sana niya mag-take ng Ionic. Sir Juni, pwede po. Actually, importante po yung mineral supplementation sa buntis kasi unang-una, ito po yung mga ingredients na kailangan ng misis mo para mabuo yung baby na binubuntis niya. Siyempre, kung kulang yung materials, paano mabubuo yung parts niya? Kaya very common din yung mga congenital defects kasi kulang po sa sustansya. Second is pag uminom siya ng ating Ionic, it will prevent her from experience number one, high blood pressure kasi magnesium is a natural anti-hypertensive. Pre-eclampsia ang tinatawag. Secondly, premature labor. Siyempre, kung tuloy-tuloy yung premature labor, makakaroon ka ng premature baby. Another thing is yung labor niya magiging maganda. Okay, para yung matres niya lalakas para may labas yung baby mo na maayos. Kasi kung hindi, di ba, marami ngayon na CCS. Dahil ang sinasabi ng OB, matagal daw ang labor. Ito po yung sanhi ng kakulangan ng minerals sa katawan. So, marami pang other health benefits na makukuha ng wife mo pag siya ay nagsusupplement ng ating Ionic. Thank you po, Water Doc. Yes, Sir Juni, kami naman po ay wala din kami karamdaman pero nagtitake po kami ng Ionic at sapat na tubig ang iniinom namin sa araw-araw. Maraming salamat po sa mga katanungan po ninyo ngayong araw. Marami pa po itong katanungan ngunit tayo po ay inabot na ng oras ng pamamaalam. Yung mga katanungan po ninyo na hindi nasagot ni Water Doc ngayong araw ay sasagutin na lamang po sa mga susunod po na araw kaya mangyari lamang po na abangan ninyo ang aming mga susunod na episodes. Doc Ren, tayo po'y parting words na. Maraming salamat, Ms. Champ, for your company at maraming salamat din sa lahat ng naging bahagi ng ating program.
sa pamamagitan ng pagpadala ninyo ng inyong mga comments, sa inyong mga bati at lalo-lalo na inyong mga katanungan. Hoping na nasagot ko ang inyong mga tanong na maayos and hoping din na meron uli kayo natutunan sa araw na ito. Muli, maraming salamat sa inyong lahat and God bless you all. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay ng aming programa at sa pagsama sa amin ni Water Doc ngayong araw. Dito po nagtatapos ang programang Tubig at Mga Mineral ni Water Doc. Ako po si Cherm Ubias, kasama si Water Doc nagsasabing sa Verwan Rev Enterprises Corporation at gamit ang produktong Ionic Mineral Drops, we are caring most dearly. Inyong napakinggan ang programang Tubig at Mga Mineral ni Water Doc. Hanggang sa muli, tayo'y magsasama-sama sa paglalahad ng mga pinakanatural na pamamaraan ng pangangalaga at pagpapanumbalik ng kalusugan. Hatid sa inyo ng Verwan Rev Enterprises Corporation at Ionic Concentrated Mineral Drops, Tubig at Mga Mineral ni Water Doc.